are back, mga kada. Good morning! Good morning! Mahigit isang linggo na ang nakalilipas nang mangyari ang isang napakalungkot na trahedyang pandagat at ito'y nangyari sa Mayreal, Quezon na ikinasawi ng 7 pasahero at 29 naman ang sinasabing lubhang nasugatan. Una nang sinabi ng shipping vessel company na hindi nila pababayaan ang mga biktima at sasagutin umano nila ang lahat ng gasto. Subalit, may ilang biktima ang nagrereklamo na hindi na nila mahagilap ang mga kinatawan ng nasabing kumpanya ng barko. Yan ang mainit na usapin natin sa araw na ito with our resident legal counsel, Attorney Bong Chodoro. Good morning, Attorney Bong. Good morning, Attorney Bong. Welcome back. Good morning. Good morning po sa lahat ng ating mga manonood. Ako medyo sensitibo to. Attorney, katulad dito sa nangyaring insidente sa isang barko na may lulan na 157 passengers, 7 ang namatay at 29 pa ang nasa pagamutan. Ano po ba ang pananagutan ng kumpanya ng barko sa mga biktima ng insidente at sa mga pamilya po ng mga namatayan? Okay, pag nagkakaroon ng ganitong mga klaseng mga maritime accident or mga maritime incident, ay mayroong pananagutan ng mga may-ari ng mga barko doon sa mga naging biktima. For example, nagkaroon ng pagkamatay ng mga pasahero, ang kinakailangan po ito ay magbigay ng compensation, ay kailangan bayaran, magbigay ng tulong ang mga may-ari ng ating mga barko sa kanilang mga pasahero. So ito ay mga hindi lamang ito limited doon sa mga medical na mga expenses. Kinakailangan din na maaari din silang required din silang magbigay ng tulong o ng assistance para sa pagpoproseso ng mga tao, mga naging biktima. So kung kailangan ng mga biktima na to na gumastos para iproseso, for example, yung mga expenses para doon sa pagpaprocess ng mga death certificate, ng mga kanilang mga kaanak na naging biktima, ito ay maaari nating pa-reimburse or covered pa rin siya. Of course, we're only speaking of yung mga physical injuries at mga result na nagresulta sa mga pagkamatay. Covered din naman, may pananagutan din, of course, ang mga barko o ang mga may-ari ng barko sa mga cargo na nakapaloob dito. Kaya kagaya nito po, marami po mga kababayan natin na naantala ang kanilang kabuhayan. Ang mga namatayan, syempre, gaya na nabanggit nyo po, ang dami pong mga paperwork na gagawin, ang daming asikasuhin, lalo na po yung mga na-ospital ngayon, naantala ang kabuhayan, ang pagkukunan ng pangkabuhayan. Paano po kayong compensation nito? Paano po ba ang mga taong walang sweldo pansamantala? Okay, so sinasabi natin dito medyo malawak kasi binibigyan tayo ng ating batas or ni-require ng ating batas ang mga may-ari ng mga barko na magkaroon ng insurance, i-require na magkaroon ng maritime insurance ang lahat ng mga magiging pasahero. So maaari sigurong i-cover yung lahat ng mga expenses na to sa mga insurance, sa mga maritime insurance. Yung tungkol naman sa mga sinasabi natin na nawalang kita or siguro hindi sila nakapasok, maaari siguro itong i-file or i-claim na lang i-file ng claim ng ating mga na biktima. Okay. Sa ganitong insidente po, Attorney, meron po bang kasong pwedeng maisampa sa kumpanya ng barko? Yes, depende ito. Makita natin dito nga sa case ng nabanggit natin kanina, ongoing investigation. At pag napatunayan na mayroong tayong mga pagkukulang or mayroong mga negligence, maaari silang file ng kaso. So dito sa Pilipinas, marami na pong naging aksidente dito sa aksidente pandagat. So sinasabi nga na dito sa Pilipinas, madalas nangyayari yan. So nakikita naman po natin na nakakasuhan naman yung mga may-ari ng barko na to kung mayroong mga pagkukulang. Ang magiging penalty naman po yan, depende po yan, maaari po silang kuhanan or bigyan ng suspension or bigyan ng penalty at maaari din silang cancelin ang kanilang lisensya or certificate na pag-operate ng mga itong klaseng mga businesses. Okay. Ngayon, ang update, nasa custody na raw ng Philippine Coast Guard ang kapitan at on standby ang mga kawani ng crew nandun mismo sa loob ng barko para sa investigasyon. Pinapa-expedite ongoing na raw. Ongoing pa ang investigation. Oo, at pinapa-expedite at kailangan meron na resulta. Pero kung mapatunayan po na may pagkukulang ang crew, attorney, lalo na po pagdating sa pagpapaalala sa mga pasahero ng safety measure sa mga ganoong uri ng insidente, ano po kaya ang kasong pwedeng ipataw sa kanila at sa may-ari ng barko?
Yes, sabi nga kanina, kung mayroon pong pagkukulang o mayroong negligence, maaaring file ng civil case or pwede din pong criminal. So sa criminal po, maaari po tayo mag-file ng reckless imprudence resulting maybe to multiple homicide or serious physical injuries. Depende po yan sa mga naging epekto po ng pagkukulang. Nabanggit mo yung kanina na ano, na failure no ano nung ng isang may-ari ng barko. Opo. Na pagkukulang sa pag-remind ng mga ano ng mga pasahero tungkol sa mga safety, of course sabihin na natin na it's a dual responsibility na rin siguro. I-mention na din natin na kailangan din po na on the part of the passengers, tayo din po ay siguro ay may responsibility din na maging mag-ingat po doon sa ano, doon sa pagsumasakay po tayo ng mga ganyang klaseng mga transportation. So nabanggit po natin last na ano na nadinig po natin before na mayroon pong mga nawalan, hindi doon nila makita yung allegedly, hindi doon nila makita yung mga kinatawan or yung mismo ano mga vest o mga vest. So siguro ko ikaw yung passenger, dapat ikaw mismo ayusin mo or titingnan mo muna kung saan ba nakalagay yung mga vest for your safety. Ang nangyari kasi doon, Attorney Bong, akala nila malapit na yung Pampang. Yung pala malayo pa. So yung iba tumalun na, akala nila kakayanin hanggang doon. Yes, opo, iyan yung mga nadidig natin sa particular ng case nitong nabanggit nating barko kanina. Pero in general naman, of course, required po ang ating mga barko, ang mga may-ari nito, na to constantly remind po yung mga ano, yung mga ang ating po mga ano, ating po mga pasahero tungkol po sa safety. And of course, ang Marina naman po, ang Maritime Industry Authority, ang responsible po na government agency para i-assure naman po at i-ensure na ito pong mga barko po natin ay sumusunod sa mga safety standards. Attorney Bong, dagdag kaso po ba yun? Halimbawa, yung barko, wala siyang mga pang-safety gear tulad nung life vest. Dagdag kaso ba yun sa kanila, Attorney Bong? Yes, maaari sila dyan ma-penalize or maaari silang ma-suspend yung kanilang lisensya or maaari din ma-revoke or matanggalan sila ng lisensya sa pag-operate. Kasi isa yan sa mga requirements. So sabi nga natin, kinakailangan na seaworthy, kailangan na safe yung barko bago lumayag. So kinakailangan po na sumunod po sila. Kung may mga violation, may mga corresponding penalties po yan. And speaking of penalties or mga violation or yung mga kung sakali po mapatunayan na mayroon nga pong pagkukulang ang kumpanya, ang prangkisa po ba maaaring makansila? Ano po pwedeng mangyari sa prangkisa? Yes, maaari po yan. Maaari pong makansila ang kanilang prangkisa. Maaaring masuspend sila, maimpusa ng penalty. At yun nga, medyo pinakamabigat is makansel po yung kanilang prangkisa. Sa history natin, marami ng mga ganyang klaseng mga korporasyon na pandagat na natanggalan sila ng prangkisa na mag-operate. Ah, okay, kasi meron na ngang sinasabi ang mayor ng Real Quezon. Ng Real Quezon na sinasabing meron daw history to quote the mayor, meron daw history ang Mercraft na ganitong insidente noong 2017. Mm-hmm. Kaya isa siya sa mga nagiging proponent niya na ma-expedite at managot nga naman ang Mercraft daw. Kaya't sa mga ganitong insidente, parang kailangan lagi talagang tutukan. Dapat ang takeaway dito, kailangan mag-umpisa sa tao eh. Tama. Diba? Kapag, dapat alamin nyo nga naman kung ano nga ba yung safety protocol natin dyan kapag tayo sasampa sa barko. Yes, so banggitin ko lang, yung mga nagiging discussion po natin dito ay tungkol sa mga aksidente or mga maritime incident or accident in general. Kasi po yung binabanggit po natin kanina, yung sa Mercraft, ay ongoing pa investigation. Yes. So I think, of course, binibigay po natin ang respeto at ang authority po to investigate sa ating yes. po mga otoridad. So maghihintay po tayo ng kanilang findings. Attorney Bong, gusto ko lang itanong, kasi kanina nabanggit natin, yung ibang pasahero, hindi na nila makita yung kinatawan ng kumpanya para maghabol dun sa compensation na hinahanap nila. Year 2017, may naganap din pong ganitong insidente at may mga pasaherong hindi pa rin nakukuha yung kanilang compensation. Mm-mm. Paano po sila mag-ahabol dito, Attorney Mo? At sino po ba once and for all ang kailangan puntahan para humingi ng hustisya, ng tulong? Yes, of course, meron po tayong mga different government agencies na makakatulong po para dito. So, nabanggit po natin kanina, isa po dyan ang Marina or Maritime Industry Authority. Maaari din po tayong mag-file ng case sa korte po para po sa ating mga claims. So, yung binabanggit po natin na meron po mga claims before na hindi pa natatapos siguro yung mga yes. kaso nila, maaaring nag-file sila ng kaso, medyo it takes time lang siguro na tapusin yung investigation
or kung may pending po siyang case, ay siguro ay nagkakaroon pa ng ano dito, nagkakaroon pa ng hearing. But then again, pag ano lang po kinakailangan lamang po dito, na kung mayroon po tayong mga claim, kailangan natin silang i-file kaagad. Agad. So makailangan po kaagad tayong mag-file ng claim. Nabanggit ko kanina po yung tungkol sa maritime insurance. So yun po, i-covered naman po niya yung mga iba pong mga benefits ng ating mga ano na sorry mga pwede pong makamit makuha ng ating mga biktima ng ano po ng mga ganito mong klase mga trahedya. Attorney Bong, ang advice niyo na lang po sa mga pasahero, mapahimpapawid man 'yan, maritime, lupa, ano bang kailangan nila dapat malaman bago sumakay sa mga ganito? Okay, so lagi at binabanggit natin, dapat mo tayong nasa atin na din po muna yun, yung pag-iingat po unang-una. Sabi nga, pag sumasakay po tayo sa parang aeroplano or mapabarko, kailangan muna natin i-check yung mga safety, mga siguro mga fire exit, or yung mga possible na mga safety, mga ano, safety, mga safety precautions or mga safety rules na maaari natin gamitin just in case na magkaroon na aksidente. And if ever naman po na hindi maiwasan na tayo po ay maging biktima ng mga ganitong klaseng mga insidente, meron naman po tayong mga karapatan, meron naman po tayong mga options na mag-file po ng kaso sa korte or maaari din po tayo mag-file muna kung gusto po natin mga administrative cases dun sa mga tinitingnan natin or pinapaniwalaan natin na nagkakaroon ng pagkukulang. Yeah. Actually, tayo kasi ay napaliligiran ng tubig at siyempre ang ating pandagat na means of transportation talaga ng mga industriya ito talagang boom na boom, hindi yes. ba? Kaya marami kasi nangangailangan. Meron tayong mga pagkakataon noon, mga insidente noon na kung natatanda ng ating mga nani at tatay noon, di ba ang MV Doña Paz, narito ang nangyari, marami mga sakuna na kinasangkutan ang ating mga kapwa Pilipino. Sa history ng mga ganito mga aksidente, Attorney Bong, how far along ang success rate ng Pilipinong na involved sa ganito mga sakuna sa pag-claim ng ano? Kasi parang ang nababalita lang natin nagkaroon ng investigasyon, pagkatapos parang somehow tumitigil yung impormasyon At marami katanungan pa rin. Yes, siguro doon sa mga yun, ongoing nga yung cases, maaaring ongoing yung cases. Pero makikita po natin, naging responsable naman po ang ating gobyerno na bawat taon na alam po natin na ganyan, na may mga ganyang klase pangyayari, nagkakaroon po ng mga iba't ibang mga bagong batas para po masolusyonan or para po ma-address naman itong mga problema na ito. Nagkaroon po, naghihigpit po tayo sa mga safety protocol, sa mga safety requirements, sa mga barko. Nagkakaroon din po tayo in terms of mga claims. Ngayon po, nire-require na po lahat po ng mga, kung dati walang medical, walang maritime insurance, ngayon po nire-require na po lahat na magkaroon po ng maritime insurance. At kasama din po yan sa ginawa po ng ating gobyerno na magkaroon po ng support, parang sort of assistance, advance assistance, kumbaga parang kinakailangan na yung ship owner ay magbigay ng assistance sa'yo ng, ano, ng para sa pamasahe, para sa medical mo, para sa communication mo, i-reimburse na lamang ito ng mga ano ng mga ship owners doon sa insurance. So, yeah. So malaking bagay po 'yon na kumbaga parang ina-advance na sa iyo ng ship owner yung mga giging gastusin mo at si ship owner naman i-require na lang po niya, gagamitin na lang po niya sa insurance niya. Yeah. Ang magandang balita naman mga kababayan ang mga reputable na mga vessels na ating sinasakyan, kapag ngayon talagang malaki na naging advancement pagdating yes. sa yes. They're almost like airplanes kasi kapag sumampa ka sa loob talaga meron silang video, mga safety videos yes. and then matatas at masinsin ang kanilang protocol katulad na lang ng mga crew, hindi ba? Parang talagang they'll make sure na well-informed sila and well-educated sila para well-educated din ang pasahero. Kaya I think ang mahalaga rito ipagpatuloy natin ang pagsuporta para maging buo ang trust pa rin, hindi ba? Sa ating mga kawani, sa mga barko na ito, di ba? Sa aeroplano, kaya gana nang banggit niya, mapanghimpapawid man o pandagat, di ba? O panglupa man, hindi ba? Tama po yan. Okay. Maraming salamat, Attorney Bong Chodoro, sa inyong oras para sa amin. Mga kada, mahalaga na alamin natin ang ating mga karapatan bilang mananakay, pangdagat man yan, lupa o himpapawid. At laging tatandaan, mas mainam po ang nag-iingat.